Okay guys, ngayon ay tapos na po yung outside ceilings natin dito. So yung ginagawa na lang ng mga kasamahan namin ay air ventilation. At yung kasama namin naman ay sa taas ay nagro-ropings na rin po sila. Grupo guys dito sa taas ang groupings. Yung sa likod banda guys ay patapos na rin po. Yung dalawang kasama namin doon ay sila po yung nagka-cutting ng groupings at sila yung magdadala doon sa ilalagay sa taas. Dito guys sa harap, ibang grupo yan yung mag-roopings dito, iba naman yung grouping, mga grupo dito sa likod. So kung mapansin nyo guys, yung may butas na yan, yan po yung butas para sa lagyan natin ng air ventilation. Dito tayo guys sa gilid. May isang grupo din dito na nag-roopings para sa likod banda. Okay guys, dito sa likod ay ibang grupo din yung nag-roopings dito. Ito na yung air ventilation. Puntahan natin guys kung paano butasan yung downspout sa taas. Okay, akitin natin guys yung roofing. Okay guys, dito natin lagyan ng bubutasan natin. Okay, butasan natin guys para ipasok natin yung downspout natin. Unang-una gawin natin guys, kulitan muna natin guys para sa pagbutas ng pagbutas natin ay diretso yung pagbutas natin. At okay, simulan na natin. Guys, kadali. So, ganyan lang po yun guys yung technique para natin tasan yung para doon natin ilalagay yung dog.
partner Ronel sa pick-up yung kumuha nito ngayon. Ito na guys yung down spot na ilagay natin. Number 3 na down spot. Okay ba? Siyempre guys, saktong-sakto talaga. Yan, galing. Okay, so yan guys, yan po yung air ventilation natin, may butas po yan. So para yung init dito sa loob guys, dyan po siya lalabas. Okay, so katapos guys, lagyan natin ng downspout, lagyan natin ng Molcasil type. Kung mapapansin nyo guys, yung tube, yung Molcasil natin, nilagyan natin ng tubig para yung Molcasil hindi po didikit sa kamay natin. Yan po guys yung technique ng mga latero namin dito. Kasi pag kunin mo guys yung Molcasil yan walang tubig, didikit yung Molcasil sa kamay. Kaya mas maganda lagyan natin ng tubig yung Molcasil para doon lang siya didikit sa kung saan natin siya ilagay. Okay. So guys, yan yung mga kasama namin ngayon. Kasalukuyan nagbubong sila dito sa harap. At sa likod naman, ibang grupo naman yung nagbubong dito. At dito naman guys, yung aguas na to, meron na po siyang baligather. By 24 po guys yung baligather natin dito. Okay. So ito yung number 2. Okay, by 24 po yung lapad niya para yung tubig, bugso ng tubig mula doon guys sa taas ay kaya-kaya niya yung dalhin pababa. So by 24 guys, depende po sa laki ng baligather natin. Mayroon namang by 16 ang laki, may by 18, at ito yung ginagawa natin ngayon ay by 24 ang laki, or 24 inches. So yung ginagawa ng kasama natin guys, tuloy-tuloy pa yung welding niya. Ginagawa niya yung wave member sa taman butong. Then sinusunod naman ang roofings, at sinusunod naman ang pintura sa mga kasama natin. So ito guys, meron na tayong downspout dyan, at yung kabila man may downspout na rin. Okay. Para yung tubig guys mula doon papunta dito, at mula naman doon yung tubig papunta na rin po dito. So nakalagay na rin po kasi guys yung baligather, o yung Spanish gather na. So tuloy-tuloy guys yung ginagawa natin ay dito ngayon. Patapos na yung trabaho namin. Isang araw guys ito. Yung goal ng grupo namin matapos. Okay guys, dito tayo ngayon sa rooftop. Sa loob yung ginagawa ng mga kasama namin ay nagpupong sila doon naman bandang side. Kasi dito banda guys, kanina lang to sinimulan ay tapos na ditong side. So doon naman kami ngayon. Okay, yan na po yung bubong na inakit namin. Samahan mo kami guys sa aming channel. Huwag kayong magsawa guys, marami kayong matutunan dito. Marami kayong makikita na mga pag-design na robins at bagong gawa na mga bahay. Tuloy-tuloy naman guys yung ginagawa ng kasama namin. Nagpo-pull na sila sa wave member at matatapos na yan to. So ito na po guys yung span drill natin sa loob. Ito guys yung baligather. Ito yung baligather dito.
So dito tayo ngayon guys, kabilang side. So dito naman sila ngayon nagro-ropings. At yung isang grupo naman ay dito naman nagro-roping sila sa bandang harap. Ito ba yung sa bandang gilid? Okay, akit natin guys yung ropings. Basta si partner Eng, mabilis pas kidlat yan. Hop. Masaan pagdating sa Kamangan. Ayos guys, kasama namin dito guys, nag-full wheel siya ng wave member. Habang yung iba naman ay nag-ropings. At nagre-retouch naman yung makasama namin yan. At doon guys, kabila ay nagbubong din sila doon ng balik. Dito sa likod, sa harap naman guys ay nagbubong naman sila. So dito sa side guys ay malapit na matapos guys yung agwas natin. Tuloy po yung gitawa nilang ropings ngayon. At itong side guys ay meron na rin iba rin yung nagro-ropings dito sa kabilang side.